Magandang araw po mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga kapatid na OFW. Ang ating pong topic ngayon ay politika pa rin. At syempre tulad ng sinasabi natin, kung hindi mo hilig o gusto ang ganitong klaseng topic ay laktawan mo rang. Marami tayong mga topics dyan about humanitarian mission, inspiring video. Hanapin mo lang ang mga video na magiging masaya ka. So balit kung gusto mo mga kaibigan ang usaping politika, ay pindutin mo na ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod pong mga video. Tayo po ay gumagawa ng mga video everyday. Meron po tayong everyday vlog para po sa ating mga followers. Bueno mga kaibigan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa politika. Atin pong mapansin, medyo masyadong nagbigay ng pansin o hindi ganong nag-ingay ano po. Itong pagpa-file ng Certificate of Candidacy ni Robin Padilla. Ako po, inaamin ko mga kapatid na nung bata pa ako ay fans ako ni Robin Padilla. Isa akong masugid na tagahanga sa kanyang mga pelikula. Subalit batid natin na ang kanyang karakter na ginawa or nakikilala natin yung kanyang pagiging bad boy. Subalit sa pagkakataong ito, nagkaroon ako ng nakitaan ko ng kakaibang Robin Padilla. Itong ginawa niyang speech after na mag-file niya ng CUC. Sana po ay pakinggan natin at tapusin hanggang sa dulo. Kakaibang Robin Padilla po ang ating makikita rito. Tapusin niyo lang po ang video at pagkatapos po ng video nito, magbibigay din po tayo ng reaksyon sa dulo. Maraming salamat po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumaating nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Panginoong Maylikha. Ako po si Robin Hood, Robin Padilla. Ang aking pagpasok sa politika ay hudyat ng pangangailangan ng inang bayan. Simulat sa pool na maitatag ang Senado, panahon ng Amerikano at ng mga Pilipino, may Muslim na boses sa mataas na kapulungan. Haji Buto Abdul Baghi, Dato Sinsuat, Sultan Alauya Alonto, Salipada Pendaton, Ahmad Dumukaw Alonto, Mamintal Tamano, Santanina Rasul. Ang mga pangalan po na yan ay parte ng kasaysayan ng Senado at ng mga batas ng inang bayan. 1995 po ang huling taon na may Muslim sa Senado. 26 years na po kayong walang kapatid ninyong Muslim sa mataas na kapulungan. Ako po ay kumakatok sa puso ng mga butanting Pilipino na buksan muli ang inyong pintuan at ako'y mailuklok upang maipagpatuloy ko ang mga usapin ng kapayapaan at ng kaunlaran na inumpisahan ni Presidente Ferdinand Marcos, Cory Aquino, Fidel Ramos, Gloria Arroyo, Benigno Aquino, at Mayor Rodrigo Duterte. Bilang naiintindihan ko ang kultura at tradisyon ng dominanteng Kristiyano at ng minoriyang mga Muslim at katutubo, ay maisusulong ko sa Senado ang mga makapagbibigay ng katuparan sa mga naipangako ng ating gobyerno, hindi lamang sa mga nagdaang peace treaty at agreements, kundi sa usapin ng kultura at tradisyon ng bawat tribo, maging Musliman o katutubo. Maipagmamalaki ko po sa inyo ng may pagpapakumbaba na narating ko na po ang karamihan sa mga liblib na lugar ng ating mga kabundukan, pati ng ating mga karagatan hanggang West Philippine Sea. Nabisita ko na rin po ang bayaning mga OFW sa Europa, sa Middle East, sa Southeast Asia. Tunay na nakita ko at naranasan ko ang pangangailangan ng mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, sundalo, rebelde ng minorya at ng OFW. Ako po ay anak ng taga-Hilaga. Ako rin po ay ampon ng Katimugan.
kapatid ng mga taga-Kanluran at Silangan. Oras na po para aksyonan ang mga reklamo ko. Kung tunay na gusto nating makatulong sa inang bayan at sa taong bayan, walang ibang paraan kundi ang pumasok sa gobyernong umaandar na. At sa loob nito ay simulan ang revolusyonaryong pagbabago na itinangin ng ating mga bayani. Walang ibang panahon kundi ngayon. Walang ibang kikilos kundi tayo. Ang laban ay hindi sa karahasan, lalong hindi sa kabundukan. Ang tunay na laban ay nandito. Sa papel na to, nandito. Ang pagkandidato, manalo man ako, ay may pag-asa ang taong bayan. Matalo ako, tatahimik na ako, at hindi na mag-iingay pa para hindi makaantala sa nais niyong paraunan. Ang mahalaga ay saksi ko ang Panginoong may likha na ako'y hindi lamang naupo at nanood lamang sa mga nagaganap. Ngayon ay batid ng taong bayan na ang aking mga sinalita laban sa sistemang inaagnas na ay itinakbo ko sa halalan at inilatag sa taong bayan. Wala akong sikat sa mga kalabang kong veteranong politiko pagdating sa paandaran at patalinuhan. So ating pong mga kaibigan, napakinggan ang kakaibang Robin Padilla. Yung pong tipong may vision ng pagtulong sa mga mahihirap, lalo na po sa mga kapatid nating Islam. So ang representation base sa tinutumbok ng kanyang sinabi ay representation ng mga kapatid nating Islam pagdating doon sa Senado. At una, hindi po natin kinakampanya si Robin, pero sa pagtatapos po ng ating vlog na ito, hayaan kong itanong sa inyo, papayag ba kayo na maging kaisa si Robin Padilla sa Senado nitong darating na halalan? Comment down below mga kapatid, at para malaman din natin ang inyong saloobin. At syempre, kung bago ka lang sa aking channel, ako'y humihingi lamang na pindutin mo ng subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod kong mga video. Tayo po ay palaki ng palaking pamilya. Maraming salamat po sa lahat po ng nagsusubscribe ng ating channel. Hanggang sa muli po, ito po si Taong Gala. Mabuhay po tayo. Mabuhay Pilipinas.